Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So for today, gusto ko i-share sa inyo yung isang technique kung paano magpalit ng chords. So, maraming paraan kung paano magpalit ng chords. Pwedeng maglagay kayo ng kapo or pwedeng i-downtune nyo yung strings. Yun yung ginagawa ng ibang artist. So ngayon, ang tuturo ko sa inyo is yung minsan ginagamit ko. Okay. So the first step, syempre kailangan alam nyo yung chords ng song na gusto nyo palitan. And the second step, ito yung pinaka-importante. Dapat alam nyo yung bar chords, bar position or second position ng chords. Okay. So simulan na natin sa A major. So alam nyo naman na i-play yung A. Ang A, ang bass niya is itong 5th string open. So ang kanyang bar position o second position is this. Kuha nyo isang technique doon para mas madali nyo siyang maalala yung bass. So ito yung bass ng A. Ang katunog niya is this. So ito yung A bar position. And technique din, pag itong upper 6th string yung bass niya, ganito lagi yung position niya. Kapag itong 5th string naman yung bass niya, ganito lagi yung position niya. Ito yung parang B. Okay, so ito yung A. A. And then yung B. Pwedeng ito na yung reference nyo or kung gusto nyo pa yung isang position niya. So ito yung B. Kung mapapansin nyo, para lang siyang A. Diba ito? Yung A. Nasa 0 string, nasa 0 fret yung bar niya. Umusad siya ng 2 fret. So ito yung B, which is this is the bass. So kung ito yung bass ng A kanina, umusad ng 2, so ito yung B. Ganito yung B. Wow. So next natin is C. So ang second position niya or bar position niya is this. Sa bass pa lang. So ito yung C niya. Ito yung C. So kung gusto nyo pa yung isa pang position niya, A, B, umusad ng isa, this is C. Okay. So next chord is D. Ito yung bass ng D, 4th string open. So ang katunog ng 4th string open is this. So, ang D position ng bar is this. And then next natin is E. Ito hindi nyo na ito makukuha kasi ito mababa. Ito E, low E. Ang mataas na position ng E is this. So, next chord natin is F. So paano yung F? Yung E para lang din siyang F na yung bar ay nasa 0 fret. So ang next ng E is F. Umusad siya ng isa. So kung ganito yung position natin ng E kanina, so ang F natin is this. Umusad ng isa. Okay. So this is our F. Next is G. Ito. Or ito rin yung bass niya, G. O kung gusto nyo pa yung isa pang mas mataas na position niya, so ito yung F. Umusad lang siya ng 2, naging G. So kung ito yung F natin kanina, uusad siya ng 2, so ito yung G.
So, i-paplash ko dito sa screen yung lahat ng chords, tapos i-screenshot nyo na lang para masave nyo. Okay? So, eto na yan. Okay, so now, let's try it with a sample. Ang gamitin nating song for now is Happy Birthday. So, ang chords ng Happy Birthday is G, D, D, G, G, G7, C, G, D, G. So, kailangan alam nyo siya sa bar position. So, ang G is this. So, happy. And then, yung D is this. So, and then, next chord is G7. And then, C. And then, G, D, G. So, gawin natin. Try natin siyang palitan. Itaas natin yung G to A. So, tumaas ng dalawang fret. So, yung G magiging A. And then, yung D kanina, pag umakit ng dalawang fret, magiging E. So, A. E. A. A7. And then, yung after ng G7 kanina, naging C. So, ayakit mo ng dalawa. So, after ng A7, magiging D. And then, A, D, A. So, gawin naman natin dito sa madaling position. Okay? A, and E. Nakukuha nyo. So, tinry natin sa kaninang pataasin, try naman nating pababain. So, yung G, gawin naman nating F. Okay, so bumaba ng dalawa. So, yung G naging F, and then yung D natin, baba natin ng dalawa. Ito is C. So, naging F and C, and then F, F7, gaya kanina, yung G, after ng G7, naging C, so yung F, F7, magiging B flat, and then F, C, F, so gawin natin, F, and C. Ito, bali, tinuro ko sa inyo yung simpleng song lang na may konting chords. Pwede nyo siyang explore sa ibang songs. Okay? Try nyo na lang din. And that's it. Thanks for watching. Hope you like it. Peace!